Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, samahan ninyo po ako sa aking pagpapasalamat sa biyaya ng ordinasyon sa pagkapari. Atin pong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan
ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan, alinsunod sa nakalulugod sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lunsod. Hindi tayo maaano. Matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ipinababa niya ang mga palalo, lunsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Kami ay iligtas. Tubusin mo poon. Kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Inakbalang dumarating sa ngalan ng buong natin.
Magsitayo na po ang lahat. Hanapin ang buong mahal, siya'y ating matatagpuan, sa kanya tayo magdasal. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ayon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isu sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kadiboto natin, kababayan natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa ngayon sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At tunay nga ngang araw na ito ay ginawa ng Diyos, puspos ng biyaya, kaya nga't ang sukli natin ay pasasalamat. At ang unang nating dapat pasalamatan ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tunay nga pong ang araw na ito ay araw ng biyaya sapagkat tayong lahat ay saksi sa unang misa ni Father Jess dito sa Quiapo, bagong ordenang pari. At kasunod ng pagpapasalamat sa Panginoon,
ay ang pagpapasalamat din natin sa kanyang pamilya, sa pamilya Madrid, sa mga kapatid ni Father, si Angela, Lady Diane at John Paul, at siyempre, sa ilaw ng kanilang tahanan na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, happy birthday, Mama Beth. Thank you po, happy birthday po. Natitiyak ko kasama din natin si Papa Jesus Senior sa masayang okasyon na ito dahil tiyak ko hangad din niyang maging bahagi ng misang pasasalamat na ito. Sa lahat po siguro ng mga paring mga ngaral sa misa ni Father Jess, ako po siguro ang hindi masyadong nakakakilala sa kanya. Hindi ko alam kung mas gusto ni Father Jess yung hindi nakakakilala sa kanya para walang masyadong masabi. Si Reverend EJ na nga lang sana ang papupuntahin ko rito dahil alam ko mas marami siyang masasabi kay Father Jess. Pero ayaw yun ni Father Jess dahil baka mabisto pa siya dahil maraming chika yan si Reverend EJ, no? Kaya mas minabuti niyang ako ang magpangaral sa misang ito. Ilang buwan ko pa lamang pong nakakasama si Father Jess at ang buhay namin ay nag-cross dito pa sa Quiapo sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya patawad Father Jess kung hindi tungkol sa iyo ang aking humilya. Hindi ko maikukwento ang pagsibol at inspirasyon ng bukasyon mo. Hindi ko maikukwento ang mga pagsubok at pagtatanong na dinanas at nilampasan mo para maging pari. Hindi ko maikukwento ang galing at husay mo. Dahil baka sabihin mo, bobolahin lang kita dahil kung kani-kanino ko lang yon maririnig. At dahil tayo'y pinagtagpo dito sa Quiapo, dahil ang unang kabanata ng iyong buhay, pari, ay sa Quiapo, hayaan mong tungkol sa Quiapo at kay Jesus Nazareno ang ibahagi ko sa iyong misa pasasalamat bilang bagong pari. Mapalad ka, Father Jess, at sinugo ka dito sa Quiapo. Ako, inabot ako ng 25 taon bago ako napadpad dito sa Quiapo, manahan sa paanan ng Nazareno. Sa panimula ng iyong pagpapari, may gustong ipapatid sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng Quiapo at ni Jesus Nazareno. Father Jess, pagmasdan mo ang napakaraming taong nagsisimba dito ngayon sa misa pasasalamat mo. Pero tiyak ko hindi ka kinakabahan na baka kapusin ang handa mo. Dahil alam mo, iilan lang sa mga nagsisimba dito talaga ang bisita mo. Alam mo, naiilan lang ang nandito ngayon dahil misa pa sa salamat mo. Marahil nga nagtataka ngayon ang mga nagsisimba, ano meron ngayon dito sa Quiapo? Bakit maraming pari? Bakit may bagong pari? Dahil alam mo, Father Jess, ang mas higit na nakararami na nandito ngayon, nandito sila ngayon, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Nazareno. Ito ang hiwaga ng simbahan ng Quiapo. Marami ang nagpupunta dito, hindi dahil magagaling magsalita ang mga pari, hindi dahil kagwapuhan ng mga pari dito, walang influencers, walang fans club, walang followers dito sa Quiapo. Hindi rin ito dahil maginhawa ang simbahan. Sa katunayan nga, mainit at masikip, lalo na tuwing Biyernes at Linggo. Hindi nga ito dahil maganda ang sound system at kumpleto ang pasilidad
gaya ng hinahanap ng iba sa kanilang sisimbahan. Iisa lang ang dahilan kaya nandito ang mga tao. Ibig nilang makita at makatagpo si Jesus Nazareno. Ito din sana ang baunin mo lagi, Father Jess. Hindi tayo ang dapat pagtuunan, sundin at hangaan ng mga tao. Sa oras na sarili mo na lang ang binibigay mo sa tao, sa oras na iniisip mo na lang na ang ginagawa mo ang pinakamahalaga sa pagkapari mo, sa oras na ikaw na ang nagiging bida, napapalayo ka na sa dahilan ng iyong pagkapari. Dito sa Quiapo, si Jesus Nazareno ang dahilan ng mga tao. Sa iyong pagkapari, si Jesus din sana ang hanapin at maging dahilan ng mga tao. Father Jess, Father Chris, Father Adrian, Father Kim, Father Oman, at mga kapatid kong pari, hindi tayo ang kailangan ng mga tao. Hindi tayo ang inahanap ng mga tao. Si Jesus, ang kataas-taasang pari, ang kailangan at gusto ng bayan ng Diyos. Dito sa atin sa Quiapo, malapit sa puso ng nakararami ang Nazareno dahil pasan niya ang krus. Hindi siya naiiba sa mga dumudulog sa kanya. Sa bawat debotong nagpupunta dito, mayroon silang pasang krus. Kaya nga sila nandito dahil alam nila kasama nila si Jesus Nazareno na pumapasan ng krus. Kaya nga't pag marami ang tao sa Quiapo, isa lang ang ibig sabihin, marami ang naghihirap, nagdurusa, nahihirapan. Father Jess, huwag kang matakot sa krus. Huwag mong hayaan na mawalan ng krus ang iyong pagpapari. Huwag kang matakot mahirapan. Huwag kang matakot sumunod at magpaubaya. Huwag kang matakot mapahiya at mabatikos. Huwag kang matakot masugatan at madapa. Sapagkat sa mga pagkakataong iyan, lalo kang inaalok ng Panginoon, pasanin ang krus at sumunod sa Kanya. Kapag dumating na ang pagkakataong maginhawa na masyado ang iyong buhay, kapag gusto mo laging ikaw ang dapat masunod, kapag iniisip mo na dapat gantimpalaan ka dahil sa iyong mga sakripisyo at paglingkod, kapag ayaw mo na ng mga balakid at pagsubok at hangad mo lang ang palakpak at pag-ayo ng lahat. Father Jess, balingan mo muli ang poong Nazareno. Sa isang taong pamamalagi ko po dito sa Quiapo, napapanaginipan ko na po ang kanta na Nuestro Padre dahil halos oras-oras ko po yung naririnig ang awit na yan mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Kami ni Father Hans, ang kwarto namin ay tabi ng simbahan, kaya alam ko siya rin. Halos ang kantang yan, dala namin hanggang pagtulog, hanggang pag-ising. Father Jess, mula ngayon, lagi mo ring maririnig ang kantang yan. Bagamat maswerte ka, mas malayo ang kwarto mo sa simbahan. Lagi mo sanang maalala, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Ang krus ang magliligtas sa atin. Ang krus ang susukat ng iyong pagkapari.
hindi na siya si Jesus Nazareno kapag wala na siyang krus. Hindi ka naging ganap na pari kapag wala ka ng krus. Father Jess, mapalad ka at dinala ka dito sa Quiapo, sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno, sa murang gulang ng iyong pagkapari. Ang lugar na ito ay takbuhan ng mga tao, lalo na ng mga wala nang matakbuhan sa buhay. Ikaw din ngayon ay takbuhan. Darating ang panahon, matutukso kang takbuhan ang mararaming bagay. Mas gugustuhin mong magsarili, lalo na't pag marami ka ng matagumpay na nagawa. Isa ito sa sakit habang tumatagal sa pagkapari. Mga kapatid, Mama Beth, pagdasal po natin si Father Jess. Pagdasal natin, huwag niyang takbuhan ang mga dukha at maliliit. Huwag niyang takbuhan ang kanyang tungkulin at pagbibigay ng sarili. Huwag niyang takbuhan ng simbahan kapag humihiling ito ng parang hindi niya kaya. Father Jess, huwag mong takbuhan si Cardinal pag pinapatawag ka na niya at may nais siyang ipagawa sa iyo. Huwag niyang takbuhan ang kanyang pamilya, ang samahan ng mga pari, ang mga nagmamalasakit na laiko dahil baka akala niya, alam na niya ang lahat. At higit sa lahat, huwag nawa niyang takbuhan ang awa ng Diyos sa panahon ng kalakasan o kahinaan. Sabi nga ni Archbishop Sok, walang duwag sa Quiapo. Hindi tayo tumatakbo palayo o paalis o paiwas sapagkat tayo'y tinawag na maging takbuhan palapit sa Diyos. Father Jess, si Jesus ang kailangan, hindi ikaw. Ang krus ang kailangan upang lalong maging dalisay ang iyong pagpapari. Takbuhan ang kailangan, hindi patakbuhin. Kapag hindi na ganito ang nangyayari sa iyo, baka hindi na si Jesus Nazareno ang sinusunod mo. Sayang naman, Jesus pa man din ang pangalan mo. Nais kong tapusin ang pagninilay halaw sa isang karanasan ni Santa Teresa de Avila na ang pangalan din ay Santa Teresa de Jesus. Nung daw po siya ay nasa kumbento, may isang bata siyang nakita at takang-taka siya, wala namang bata sa kumbento. Nilapitan niya yung batang lalaki. Akala niya baka naliligaw dahil sa kakalaro. Kaya tinanong ni Santa Teresa ang bata, sino ka? Sumagot ang bata, ako si Jesus ni Teresa. At tinanong ng bata si Teresa, sino ka? Ako si Teresa ni Jesus. Father Jess, nung ikaw ay binyagan, at lalo na nung ikaw ay naordena ang pari, ikaw ay naging Jess ni Jesus. Mahirap po kasi yung Jesus ni Jesus. Ikaw si Jess ni Jesus. Ikaw ang pinili at sinisinta ni Jesus. Ikaw ang pinagpala at kinaawaan ni Jesus. Ikaw ay kay Jesus Nazareno. Ikaw ay si Jess ni Jesus. At kahit wala ka na sa Quiapo, pagdating ng panahon,
Hindi naman ako nagmamadali na umalis ka sa Quiapo. Kapag wala ka na dito sa Quiapo, Father Jess, balikan mo si Jesus Nazareno. Siya lang ang balikan mo sa Quiapo, ha? Si Jesus Nazareno. Kung ikaw ay si Jess ni Jesus, siya si Jesus ni Jess. Siya ang kailangan mo. Siya ang sasama at tutulong sa iyo sa pagpasa ng krus. Siya ang narapat na takbuhan mo sa lahat ng panahon. Hindi kanya bibiguin gaya ng hindi niya binibigo ang mga milyon-milyong deboto niya. Hindi siya mahirap hanapin at tawagin sapagkat tapat siya at hindi siya patakbuhin. At lagi natin siyang kapiling. Siya ang dahilan, kailangan at takbuhan ng iyong buhay. Father Jess, kapag kailangan mo na ng dagdag na lakas sa iyong pagkapari, bumalik ka dito sa Quiapo, lalo na sa gabi. At pagmasdan mo lagi ang mahal na pong Jesus Nazareno, sapagkat natitiyak ko, may biyaya siyang ipagkakaloob sa iyo, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan, sapagkat siya ang ating kataas-taasang pari. Siya ang laging tutulong sa iyo. Siya, si Jesus ni Jess. At ikaw naman, si Jess ni Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama, ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagdadalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Thank you.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ang aming pananalig sa sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang katawan, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Come on.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga, alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Hayaan po niyo muna akong magbigay ng ilang salita ng pasasalamat po. Unang-una po sa lahat, walang hanggang pasasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno sa biyaya na kanyang ipinagkaloob sa akin at sa ating lahat. Atin pong palakpakan, papurihan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat po, mahal na poong Jesus, sa biyaya po ng pagpapari. Ito pong biyayang ito ay hindi lamang biyaya para sa akin. Ito po ay biyaya na para sa lahat. Ako po si Jesus Madrid Jr. Ako po ay batang Tondo dati. Ngayon po ay batang Quiapo na. Ngayon po ay pari na sa Quiapo. Ngayon po ako si Jess ni Jesus Nazareno, Father Jesus Madrid Jr. na po ngayon. Maraming salamat po sa mahal na poong Jesus Nazareno. Yung aming buhay po, hindi na lang po kami nabubuhay para sa sarili, kundi ang sarili po namin ay iniaalay para sa buhay ng mga taong mahal ng poong Jesus Nazareno. Para sa inyo na pong lahat ang aming mga buhay. Kaya muli po, pasalamatan po natin ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sunod ko pong gustong pasalamatan yung akin pong pamilya na una kong naging lugar ng paghuhubog kung saan din ako tinuruang unang magmahal. Andito po ang aking mama, hindi po siya si Mama Mary. Ang pangalan po ng nanay ko ay Elizabeth, si Mama Beth po. Ngayon po ay birthday niya ngayon, kaya isama niyo rin po siya sa inyong mga panalangin. Itong misa na pong ito yung regalo ko para sa inyo. Nais ko rin pong magpasalamat sa mga paring kalakbay ko po. Mga paring naging inspirasyon ko noon hanggang sa ngayon. Mga paring patuloy na gumagabay po sa akin. Iisa-isahin ko po yung mga paring kasama ko po sa Quiapo. Unahin ko na po si Father Robert Arellano. Yan po. Siya po ay naging kaklase ko sa seminaryo at kasama kong naglilingkod lalo na sa PYM ng Quiapo. Si Father Jonathan Mojica po. Payat pa po kami noong natapos kami ng seminaryo. Alam ko na po yung aking kinabukasan. Ayan po. Si Father Paul Medina po. Ayan po. Carmelite po. Palagi po naming kasama sa hapagkainan. Kaya mas nagiging makabuluhan po ang aming mga kwentuhan. Ayan. At si Father Hans Magdurulang po. Ayan po. Inspirasyon po sa paglilingkod, lalo na sa mga nangangailangan, lalo na sa mga walang makain, yan, sa mga dukha nating mga kaibigan po. Palagi po akong isinasama ni Father Hans sa aming programang iThursday, programa po na nagpapakain sa mga nakatira po sa lansangan. At nakita rin po naman natin si Reverend EJ po. Hindi po natin siya pinapakain sa iThursday, pero dahil naglilingkod din siya sa Quiapo, siya na rin po ay nakikita na po natin yung epekto ng pagmamahal po ng bayan ng Diyos sa Quiapo. At syempre po sa ama po, sa tatay po namin dito sa Quiapo Church, kay Father Jun Sescon po.
Maraming salamat po sa maikling pagsasama pa lang po namin ni Father John, ay marami na po akong natutunan sa kanya sa maraming aspeto ng pagpapari. At inspirasyon na po namin siya. Nung unang taon ko po sa seminaryo ay isa na po siya sa aming mga profesor. At natutuwa po ako at nagpapasalamat sa Diyos dahil nung ako po ay papasok na sa ministry ng pagpapari, si Father John po ang huling gumabay sa akin hanggang sa ngayon, siguro hanggang sa habang buhay ng aking pagpapari. Maraming salamat po, Father John. At gusto ko rin pong ipakilala yung aking mga kasabay pong naordinahan nung Sabado. At inihiling ko po na ipanalangin nyo rin po sila. Si Father Oman Gandia po. Si Father Kim Bibon. Si Father Adrian David. At si Father Chris Crucero. Ayan po, tingnan nyo po yung mga mukha nila. Mamaya po, sila na ay nandudukot din dyan. Ay, hindi po. Joke lang po. Noong Thanksgiving Mass po namin noong Linggo, pinaalala po sa amin ng isang pari na di namin malilimutan yung aming ordinasyon. Dahil sa panahon daw ng aming ordinasyon, ay naghiwalay daw yung Katniel. Wala na pong Katniel. May mga dahilan po ng pagkalungkot sa ating mga buhay na hindi maiiwasan na darating. Ngunit, ang totoo po at kasama po sa aming mga karanasan, hindi po nagkukulang ang Diyos. Merong kalungkutan pero hindi matatapos sa lungkutan ang ating mga karanasan. May darating na dahilan ng ating kaligayahan. Matapos po ang kalungkutan ng Katniel, nalungkot din po kami, pero naging maligaya kami dahil sa biyaya ng ordinasyon sa pagpapari. Ang ordinasyon po namin sa pagpapari ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan, na sa pamamagitan namin patuloy na maiparanas sa lahat yung kanyang pag-ibig na tumatanggap sa lahat, yung kanyang pag-ibig na nagpapalakas sa lahat, yung kanyang pag-ibig na nagpapatawad sa lahat, yung pag-ibig na nagtatama at gumagabay sa lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, i-invite ko po ulit kayo, tingnan nyo po yung aming mga mukha ng maigi. Tingnan nyo rin po yung ngayon yung mukha ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung dumating man po ang araw na hindi na kami nagiging kamukha ni Jesus sa pagbibigay ng biyaya at awa, nakikiusap po ako, paalalahanan po ninyo kami. Ang patuloy po naming hiling ay ang inyong mga panalangin na kami ay patuloy na magbigay ng aming sarili. Kami ay patuloy na maging mabuti at maging mga banal na pari ni Jesus Nazareno. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
kailanman katulad ni Absolutely.